Looking Blade dito. Oo, kita mo naman yung nilaglag pa rin ng Neon Esports. Yes. Sabihin natin, medyo underperform talaga Aurora. Kahit sabihin natin malakas sila, pero nakita naman natin din kahapon, kinas natin, syempre last game sa Execration kagabi, talagang kita mo yung difference ng laruan dati ng Aurora sa ngayon. Oo. Talagang layo. Pero yung ano ha, siguro kung head-to-head muna natin, Sir Jules. Eh, syempre, ang head-to-head natin for the last 3 months, JG and Masaros, parehas a planer. In terms of maps, sobrang dami na nalaroan ni JG. Active din kasi talaga to eh. Ang dami na naging different teams din talaga. Win rate, ayan, medyo mas mataas compared dito kay Masaros. Masaros kasi parang ano to eh, last choice. Napapahinga pag need natin ng... Offlane. Tsaka lang siya nakukuha. Ayan, ayan naman yung maganda kay Masaros. Always, ano naman yan eh, present. Yeah, and yun nga, yung tingin ko yung comparison din natin sa both teams. Yung Blade kasi, tinalo nila, Execration, na tumalo rin naman sa Aurora. Oo. Diba? Magkaparehas, malakas naman yung mga tinalo. Tingnan natin, on fire din naman itong Blade. So far, talaga yung performance ng Blade. Medyo okay-okay. Huwag lang talaga mamamasaros ka. Yeah. Natatawa kasi ako yung abang kinakas ni Kimo and Alo. Gibi naman mali... Naro-roast eh, Masaros. Masaros, hindi mali talaga yung item niya that time, yung DP. Sobrang owning, nag-BOT vessel siya. Third item niya kaya. Ibig sa BKB. Pero ito, NP. Alright. Magandang opening for Neon. Surprisingly, hindi sila nag, ano rito ah. Sila pa nagba ng Wyvern dito, Jay? Eh, hero ni Bombi yan. Sa bagay. Eh, kapon kasi nakita ko si DJ ginamit yan. So, syempre, alam naman si Mr. DJ. Pag may nakita kami ginamit niya, alam mo na na pwedeng... Tapos playmaker pa. Oo, oh, alam mong chance na pwede niyang gamitin ulitin, ulit yun. No? Oo. Lalo na kung nag-success. True. Alright. Alam ni Boss Larry kung masarap ba daw ang aking lunch. Hindi ako pa nabibilan ng lunch, pero sa dinner na siguro yan. Mm-mm. Okay na. Diba? Lunch ko, binili ko ngayon eh. Ano pa ni lunch mo? Ako, ay... Diyan. Apritads. Ano ko, sabaw ng sinigang tsaka tilapia. Tilapia? Oo. Yun sana eh, kaso late ako dumating. Ganun sana eh, combi sana din ako eh. Combo yung ginawa ko eh. Dapat, no? Pero ito, Bounty Hunter and Kunkka. Capable ba sila na magmala... malamak dito na Bounty Hunter mid? Or De. This is casual support for Blade Esports? Casual support. Ginawa nila yan kahapon. Bounty Hunter ni Poloson. Yeah. Which is success five naman talaga. Iyaman din. Pero yun nga, malay mo, makita natin kay... Who knows? Mikoto, diba? Diba? So, tingnan nga natin kung ano yung mga adjustments. Pero ito ah, very interesting. Kung kayo hindi na siya nababan, hindi na rin siya masyado napipick. Mm-hmm. Pero dito, first pick ng Blade. Sabihin may plano talaga sila against dito sa Neon. Flex din eh, no? Kahapon, we've seen Kunkka. Pero nilaro siya as off lane, tama? Mm-hmm. Diba? Ayan, the mga usual suspect. Luna. Grabe yung 2 weeks na niyan. Parang sinasabi nila na, sige, objective and sama-sama technique yung lineup namin dito. Bench? Ay, hindi nakaban. Ano ba yung magbe-benefit sa Aura? Pansave. SD? Team mo SD dito, maganda. Pansave bench, din. Actually. Wala bench, yung ban. Oo nga, na-ban out, no? SD ata, consider ako dito. Kasi, syempre, pag na-X-Mart, nandun yung lubog. Setup na agad, automatic. Oo. A bit weird lang kasi wala silang disable. Yun lang din yung problema. Kasi yun yung support doon nila, NP, SD, no? Unless yung NP, adjust nila to offlane. Yun lang naman yung pinaka the best example dito kung Radiant gusto nilang disable eh. Hindi ka nag-SD, take is. Walang disable pero nandun naman yung... Firepower, no? Oo, yung magic damage. Mm-hmm. Nandun yung blast off. Sticky bomb later on yung antok din yung mine, 'di ba? Okay. Pili ko yung plano to niyon kaya nag-text muna. 5 seconds remaining. Ano ba to? NP boss vibe na to tingin ko, Jay. Last din lasting kasi mag-babysit ng NP. Text Luna lane yan eh. Text Luna. Text Luna. Oh. Hindi kasi kung sa offlane papalakas yung offlane mo kasi. Depende kung ano maging offlane muna dito ng Neon Esports ano, si JG. Kadalasan kay JG mga ginagamit niya DK Centaur, mga tanky Axe Mars yan. Tanky position 3. Alam ko ba tag-support muna sila. Ayaw nila i-show yung heroes nga ni ano rito ni JG para medyo safe. Kasi 2 picks na yung Blade dito pwedeng pumik na ng ano ba yun? I-show na nila kung saan talaga nila yung Kunkka.
or pumick na ng carry. Pero kung ikaw bleed, kumuha ka, di ka muna pipick ata ng carry dito eh. Oh, support na muna, at least. Did naan ba determine if 5 ba yung bounty hunter or 4? Or, yun nga, mag-alamak, ano, dito si Mikoto. Tingnan yung support na to. Uh-huh. Pick sila ng, alam mo bang range na maganda for Jackie or Boyd. Uy, Chen muna. Chen, okay. Burst damage. Kasi yung plus 1, at least, eh, you have Chen, di ba? Dito na... So, Chen ni Poloson. Ano yung bounty hunter? DJ? Mr. DJ! Hindi bagay kay Mr. DJ yan Mr. Eh. DJ, syempre, getting info yan for sure. Kasi yayaman yung Chen as 5 eh. Ayun nga. So parang siya yung tatayong 4, I-5 along the way. Eh hindi naman, eh hindi nga po ati ni Mr. DJ. Ano ba si Mr. DJ? Tignan mo ha, let's see. Papapromise ko sa'yo yan. Papakitaan ka ng rotation ni Mr. DJ. Wala, ang gulo pa rin. Ang gulo pa rin? Ang gulo pa rin. Weaver yung tinake eh. Hindi mo pa rin natin alam kung ano yung, I mean yung Weaver, kinakarry talaga. Uh-huh. Diba? Bounty Hunter, ginagawang support to mid, kung ka, mid to offlane din. So, grabe yung pick dito ng bleed ha. Talagang parang mapapaisip ko eh. Pero kung ikaw naman yun yun. Laruin natin yung strat natin. Kung ano yung strat nyo, focus na lang kayo dun. Kung mag-stick kayo dun sa plan nyo. Kasi minsan dun tayo na guguluan or natatalo dahil nga yung pick natin. React tayo ng react. Masyado tayo nag-react sa pick ng kalaban. Tayo pa yung magugulo lalo. Oo. Support pick ng Neon. Possible off lane or mid. Tingin ko mid muna eh. Since ay nakita mo naman yung matchup na possible kung ka doon. Ay, hindi. Hindi, actually, pwede rin naman mid pa rin ni Kento. Ginamit niya sa nakaraan, ha, di ba? Yes. Ginamit na nakaraan, eh. Pwede rin ng mid Mars nga to. Pero talo sa lan, ha? Monkey King mid nga, tingin ko, eh. All good, eh. Parang niyan? Gridihan na, eh, oh. Hindi kasi ano ni Kento. I mean, kaya naman ni King gamitin lahat. Pero, si Kento kasi parang Japa, alam mo yun? Oh. Yung nga, eh, parang, yung step ni Ken, parang yun yung mga kabaguan ni Japo, yung ano, unstoppable sa mid, gank ng gank, ganun eh. Ganun yung playstyle ngayon ni Ken eh. Radiant team ban. So, tingnan natin, Pac will be ban. Wala silang pangkatch eh, kailangan nila ban yan. Ano yun ni Mikoto rito? Void Spirit? Pangkat yung sa backline. Na-expect pa nga nila na ano eh, something like offlane na lang yung kulang eh for bleed dito, no? Kasi mid, potentially kung ka, carry Weaver, bounty chain support, tanggal sila ng Enigma dito. Ah, alam ko na to. Pinapain lang to yung bleed. Carry Weaver, offlane kung ka. Yun ang gagawin nila rito. Kasba natin yung blacklist. Sabay, guys. Actually, yung laban ay magkasabay. So, punta lang kayo sa stream A natin. Dito yung stream B. So, magkasabay po yung laban, guys. Ando po si JB and Diana, mga kasama niya. Dianara and JB? TB. W? WXC. De, TB na rin. TB na rin. Member na rin ng TB. Member na rin. TB crew? Sir Mac TB tsaka Eric TB. So, Centauro, binandito ng Neon. Kasi iniisip nila baka offline. Kulang. Actually, good ban talaga dito yung Pac and Raijin, no? Kita mo naman. Good ban talaga yan kung ikaw yung bleed. Pinaka-disable na lang is yung X-Mark Torrent, eh. Diba? Na-avoidable pa. Madali pang i-avoid. Diba? Kung Pac tsaka Storm ka. 5 seconds remaining. Agni, yun yung Queen of Pain. Para pili ko, ang ganda ng Queen of Pain sa game na to. Hindi, Mersnikin na. Hindi. Tapos di ka dito na. GG yan? Sobrang lakas na ng offlane na niyon, Jay. Sabi mo, Tech is Mars. Nga naman, no? Oo, sobrang, ano mo yun, kahit yung chin, killable. Mm-hmm. Pag kumulit. So, ang isasama nila dito kay Luna is si Nature's Prophet, ano? Radiant team. Alright. So, it's gonna be Void Spirit. Okay, so, naban yung isang Void. Dalawang Void, actually, yung kapatid. Yung isa, no? Mm-hmm. Yung pangmuli. Si Storm at Ember na ban na eh. Yep. May nakalasot pa rin na isang spirit. Inexpect ko bleed yung magbo-void pero wala eh. Naunang nag-pick yung Neon eh. Parang snatch pick na lang din kasi yun eh sa kanila. Wala kasing ano eh, antag rito. Walang tatalon sa backline dito. Sa bleed. Tingnan mo yung line. I mean, Weaver, yun lang. Siya lang yung pwedeng
Pag sa kuchi in, BKB. Kailangan mo dito ng solid na offlane, man. Pag 25 seconds, is Doom available? Hindi eh. Banang ni yun eh. Ano lang ba? Bro? Ako nakadepende ako sa last pick ng bleed. Kung mag-bleed ako sa drop na lang. Kasi parang ang ganda ng line. Blue game ba yan? Tingin mo? LS? So bali, offlane. Ha? Offlane Weaver. Alright. I'm sticking to the standard draft. Oo. I'm going for... For Neo ni Esport. Baka mamaya mamasa roast eh. Pero pwede yan ha, kasi greedy type of Weaver ba yan, tingin mo? DPU? May LDPU, possible naman. And Mr. DJ nga, para sa kanyang Bounty Hunter. Pero diba? Ako, I mean, unorthodox yung drop data ng Blade, pero is based on drop, syempre doon lang ako sa standard. Siyempre. Ako din, standard din. Standard drop lang ako, syempre. Ayan, Arena, BKB, Luna, Eclipse. Pero who knows, mali nyo, ma-pull up naman ng bleed itong drop nila. Ayan, tapos na ngayon drop natin. Day number 2 ng ating ESL 1 Birmingham 2024 close qualifiers. Sa mga gustong mabulo ng bet, 1x bet po. PM lang kayo sa Quinic page. And meron tayo up to 6,000 PHP. Welcome bonus. Once na ginamit ito. Aming promo code Quinic, all caps po yan. Ayun. Shoutout kay Tupac. Siyempre. Shoutout kay Tupac. Ito. Ito, The Armory. The Armory. Ayan, napi-happy yung sa mga tropa natin dyan sa Facebook, YouTube, and Twitch. Magandang tanghali po ano, sa inyong lahat. And ito yung nanalo kahapon sa upper bracket round 1. And once manalo ka dito, medyo secure ka na. Finals ka na. Secure ka? Medyo secure ka. Medyo lang. Upper bracket finals. Ano? Medyo secure ka, medyo. Kasi syempre, kailangan. And yung mga naiwan team natin, we have Blacklist, Abila. Blacklist Geekfam. Geekfam yung kalaban nila. So, Bisayawa versus Tangalogs yun. Mm-hmm. And then, we have, ito nga a little bit Pinoy team pa din naman na matuturing natin since we have DJ dito sa kabila, we have Ken and JG. So, lahat ng mga team ng... Ano dito, halo-halo? May automatic, may... May Pinoy. May Pinoy. Kahit anong mangyari, may Pinoy tayo mag-represent. And then, sa baba naman, we have Execration Waiting sa matatalo and also Talon. Talon. I think, yeah. Eh, may mga Pinoy din. Mga Pinoy din. Wala nang supply. Lahat na papasok sa Grand Finals, automatic may Pinoy. Automatic. Wala nang kalaban. Wala na tayo kahit sino. Pero siyempre, much better doon sa mas maraming Pinoy. Diba? Na maganda. Kasi itong sub-lead, si DJ lang. Sa Talon, si Akashi lang. Si Akashi lang. O, diba? Siyempre, mas lamang pag mas maraming Pinoy eh. True. Op. Yun lang, lumabas pareha sa sud. So, Masaros playing position 3, Weaver. Hindi naman na bago to, no? Pero, it's been a long time. So, wala ko idea kung paano yung itemization niya dito, di ba? Hindi lang sa item. Paano nyo lalaroin yung as Weaver offlane? Kasi, ang usot kasi ngayon talaga, sa meta, yung offlane na makunat. So, drop dito ng bleed, wala na sila. Na, Rekta Shivas. Ganun kasi yung ano natin ngayon, eh. Type of no-brainer na poster ngayon, no? Kung dati, puro vanguard, ano ka, or mag-defiance, ganyan. Dagger pa rin. Ito kasi Weaver, eh. Do you consider him buying Lincoln Ag, something like that? For defensive? Defensive, wala rin. O magigreedy rin talaga sila dito? No? Hindi siya. Tingin ko talaga parang ano lang, mga something like DPU, ganyan. May LDPU pwede yan. Tapos Falcon Blade, ganyan lang muna, simula ano. Or hindi na siya, DPU Deso, pwede. Depende kay LS eh. Kung magde-deso sa LS, hindi siya magde-deso. Kung mag-raid siya sa LS, pwede siya mag-deso rito. Kaso ang concern ko si Jay, pag dalawa kasi kayo nagpa-farm, pwede kayo i-punish ng ano, ang tawag rito, ng Neon Esports. Pero 3 boundaries na kuha dito ha, ng bleed. Parang better yung Radiance MKB na lang si ano dito eh. LS eh, since Luna yung kalaban. Oo. Tansya mo. Better talaga yung Radiance, tingin ko. Para may kumikinang. Huwag lang madidelay, no? Ayun lang, huwag lang madidelay. Kumikinang... Kumikinang slap. Ito, matchup nga ng middle lane natin. Itong mid matchup natin, kung 1v1 lang yung usapan, may pares potential kill yan sa bawat isa, sir. Jules, oo, may, kumbaga may patayan sila magagalaw nito. Hindi ito more on deny and last hits lang yung gagawin nila sa isa't isa. Kaya tama naman. Level 1, they're getting at it. Ken dito and Mikoto, ano? Bakbakan ko, bakbakan ito dalawang teams natin. Ay, dalawang pair natin. Pero ang ganda lang maging idol mo ko. Hindi siya yung double bracer. Mag-ano siya, mag-bote rin siya. Kailangan agad, eh. No? Kailangan eh. Ito naman ginagawa ni Ken din, no?
Hindi siya pumapayag na pag tinidebringer mo ako, ano, wala, ganun lang. Ganun lang, wala akong bawi. Wala akong bawi, di ba? So dito naman sa may bottom lane, GG and Bombi, very good duo na nakikita natin yung mga so far, nagiging games ng Neon Esports, especially GG, stepping up to the plate, ano? Eh, yun naman maganda. At least meron tayong mga offlaner. Yeah, madalas yan ang mga kulang sa atin, diba? Offlaner, support, diba, nag-shine. Kasi sa mga core, napakarami na na eh. Napakarami nang talagang pagaling na mag-core eh. Sa offlane naman, syempre. Minsan doon tayo kinakapos eh. Kaya... Is KP playing? Hindi, no? Hindi nalagalaro si... And si KP, parang alam mo yun, past prime na eh. Past prime. So, hindi ko nalagalaro siya, pero hindi na siya nagko-competitive. More on, parang pahinga na lang. Chill na muna, no? Kung may tatawag, syempre, Matic. Oh, ganun lang. Ganun lang. Ang maganda dyan, mag-ulat tayo, si KP, mag-coach. Mag-coach, yeah. Diba? Ready, diba? Pwede Mali yan. Mo. Depende sa kanya, kung trip niya. Gendary na rin naman na kasi dito si KP, no? From newbie na umabot ng Grand Finals ng TI, right? Yes. Even though na-sweep nga sila doon. Medyo malungkot nga na yung TI malungkot niya. Sila SCCC noon, diba? Habang uwi talaga eh. Alam mo yun? Takay ng bash, tarara, uwi na. Once, parang... Sa 0-3 nila, yung dalawa one-sided eh. Mm. Yung isa semi. Game 3, no? Oo. At least dun, pumalag. Oo, pumalag sila. Sayang yung mga game nila dun eh. Sayang yung Beno game ni ano dun? Ni ano, no? Ni Mugi. Mugi. Kasi yung lupit niya dun eh. Oh, pinahirapan niya talaga yung jug, diba? Yaman eh, yaman. Ang swerte kasi ni Miracle dun, yung DD. DD na nakuha niya. Tapos nakapag-Omni, tapos pampanalo. Grabe yun. Sa may tier 3, oh. Sa top lane, no? Sa top. Miracle talaga eh. Miracle, ano talaga? Try Miracle nun, no? T7. Hindi, palo din si ano nun? Si, sino yun? Yung middle, ano nila? Aha. Middle na, si, sino yun? Matumbaman. Matumbaman. Si Boy Short, palo rin talaga maglaro ng that time. Si MC, ano lang yun eh. Soso lang. Yun din yung ano, bagong symbol pa si GH, yun. GHMC. So dito tayo sa game guys, wala pa namang bakbakan, parehas. Uh-huh. Maingat yung both teams dito. Kanya-kanyang kuha muna na pareho ti levels. Uy, last off will hit. Actually killable si Bombity pero walang pakialam muna si Jackie. Hindi na last hit ang importante for me. Kung na-slow siguro siya ni ano, ni LS. Tapos na ganyan, naka-penetrance. Tsaka makulit na rin si Bombi. Secured naman nila dito yung small camp. Naka-ready na yung, ano eh, naka-ready na yung sentry dun sa milikod lang. So, mahirapan kang bossitin, ano, pag ayaw mong pa-responen yung small camp. Hmm. Okay. Low HP si Ken dito, ha? Minsan pag ganito, maasim ka konti. Oy, it's a no-no. May isa ako, sabi ni Ken. Buti na. Calculated, no? Naglagay siya, nag-iwan siya rin isa talaga eh. Ang maganda nito, dalawang water rune mo kuha niya. So, balito yan. Pero, sa clips naman, syempre, lalamang ata si ano dito, si Kung K. So, balita kay Weaver. Di pa natin alam kung ano yung magiging mga item ni Masaurus dito. Magigreed dito eh. Kilala ko ito si Masaurus eh. Ano mo yan? Kabisado mo yan? No. Eh, paano pag gumaling kaya? Weaver. Ewan ko, kayanin. Masaurus na talaga. Masaurus. Literal Masaurus. Hindi naman, malay mo. Magkaya si Sanjo. Pero middle lane, gusto nilang itry patayin si Mikoto. Pero wala. Yung kaya ya siya, no? Parang di napapansin. May certain heroes lang. Na, uy, pero failed yung kaso, attempt. Kaso, yung ginawa naman nila dito, at least na pamagama si Mikoto, no? Kaso, since this is Kongka, yun yung love na love ko sa isang Kongka. Kongka, Ember, yan dalawang heroes yan. Napakadali yan eh, mag-refill ng bote. Si Ember, selfish yun, pero si Kongka kasi hindi eh. Si Kongka, pwede niya gawin sa teammate niya eh. Kumbaga lahat tayo, sama-sama sa gantong strike. Pwede. Eh. Diba? Pero JG, delikado siya rito. Nag-treasure wag-cut, pero wala naman... Had lang sa kanyang pag-TP dahil wala naman disable. The power of no disable pala to, no? Ito game natin, no? Ah, Bessel, nag-earn siya rin. So, X-Mark. Ito na hit. That's surely dito si, Pero nauna. DJ, actually, nauna pa. So, siya yung mapa-first blood dyan, Sir Jules. Ken pa yung magiging bawi. Siyempre, that first blood
eh, brought to us by 1xBet. Hashtag good game, well paid. Ayun na nga. Ang ganda rin ang ano, read nung Kungka. Kung tutusin, ganda, kung hindi naging patient si Kungka sa Xmart Torrent, ha? Walang trade na mangyari. Hindi tatama eh. Oh, kumbaga yung dami siyang mabibigay. Sayang, no? Sayang. Tapos, mamamatay pa si DJ. Totoo. Kaya, okay na rin yun. Na namatay dito si Boy. Ayun lang. Ano yun? Na-deward ba o naka-deward? Na-delay ata. Ni ano? Ni chain yung words niya. Susubukan nila si Masaras dito, ano? Kaso Bombi is here eh. Spotted na siya. Paulson is also here. So, 3 heroes. Make it 6 in total. Kukulitan dito. Since yung Wisdom rune, so mag-secured lang din naman. Napaskan yung is it radiant? Ayun lang. Cast away. Yeah, may TP kasi eh. Wala item ko. Uy! Ba't hindi kaya tinigil yung DJ? Yung TP! Okay. Boss na yun. Lalakad. Natos niya? Oo! Oh, kakasal niya yung TP. I don't know. Kakasal mo lang naman, wala kang gagawin eh, diba? Tapos kaya mo na siya! Maglalakad siya, napakalayo! Oh, sayang mana, namin DJ. Sayang mana, lazy! Eh, sama. DJ na doon eh! DJ no. Naman! Mr. DJ! Mr. DJ! Eh baka yung teleportation niya kasi doon, eh yung skill, TP ba yun na ano? Ginamit nga ni NP, nag-telekashi! Baka naisip ni DJ? Oo, baka naisip siya. TP na, ano yun, na skill? Sabi ko, ha? Nagtaka rin ako eh. Hindi ko guess bakit. Paano ano niya yung sarili niya dun sa part niya? Kala niya skill, kala niya skill. Good morning lang. Good morning lang. Good morning lang. Sabi ni Mr. DJ. Kahit ako, parang yun yung naisip ko. That's why parang di kinasin ni Mr. DJ. Kasi alam ko naman, gets walang mangyayari. Pero ano mo yun? Mawawisip kasi. Hindi, micro lang sabi ni DJ. Gagang kasi ako sa bottom lane. Totos mo lang, nasahot ka na. Same lang yun. Ba, nakalimutan lang. Nakalimutan lang. Kayo naman eh. Mas malambot. Sino ba? JG target. Kung si Mr. DJ, hindi ko ito measure up. Si pero mas, Bombi na lang. Mas okay naman to. At least, mabilis pitasin. Level 1 din eh. Kaso ito na yung bawe. Naipit si Mikoto ha. Na spear. Ito ring life still ha. And JG. Naka-takedown si Jackie dito. Meron pa sila disable. Lucent Beam at least good for Proud? Decent amount of disable. Pero wala eh. Matakbo lang since may peace bots naman dito yung Mikoto. Okay na rin, di ba? Kapalit ni Bombi dito. Oh, LS. Napakagandang trade by Yanni yun nga doon. Yep, yep. Siya dumasim. Kasi, touching naman to, CDR. Oh. Rotating, even yung Luna carry. Kanya, ayoko na doon sa top. Pangit ka laro. Is it no-no? Nag-i-envy lang yung Weaver doon. Pero, in terms of network naman, mayaman pa rin naman si Jackie rito. Same goes dito kaya Mikoto, Weaver, offlane. Ito, magka-farm lang sila ni Luna. JG, huwag ka lang makakalmot. Pag nakalmot, tigok. Ayun na nga sabi ko. Kaso lang, nandun yung dust of appearance. Nice proud though by Castaway. Medyo pass away siya dito ha. And eto na mga kaibigan, Ken. So, to make down and nice eater remnant, mga sir. Wala siya mapapatay. Nauna sa Percy Paulson dito. And siya very dank hero. Hindi sila pwede dumaan sa iskinita. Ganda yung ginawa ni ano ni Ellis. Kaya niyang makapatay dun eh. Kahit isa. Pero may trade. Mas pinili na lang niyang mag-disengage. Pero Bombi. Pinapatay siya rito ni Master Rose. Master Rose kasi may ba? Master Rose Key. Master Rose Key eh. Si Luna, isip mo nga ito ah. Si CDR, B. Ryan, nakita natin. Pagkagaling ng bottom, nasa mid. Sobrang active nung Luna carry. Pero mayaman pa rin siya. Guys ah. Hindi siya yung bottom dito. Kita mo naman. 2-2 on the board tayo dyan, pero 4K advantage na. Matay yung lifestealer kanina, sir. Pero sobrang kaya yung lane, di ba? And also, itong ang Kongka. Kongka daw. Nice dissimulate. Come from Ken. Avoid that ship. Wala na. Nabasag na sila for subjective sa top lane. Trail lang ni Mikoto kung gumagana yung barko niya. Or sabi daw mga tropahan natin, nasa walk na daw. Kaya wala na stun eh. Wala pala stun yun, Sir Jules eh. Yung tawag dyan, Toski. So, hindi, wala na nga eh, stun. Hindi ko sure kung naka-disable pa rin ata yun. Nasa walk na nga. Kapiranggot. Oo, may tick yun eh. May parang tick na disable eh. Not sure. Pero alam ko nasa winwalk na kasi ginagamit ko rin yun eh. Ni-spam ko yun sa mid eh. Annoying yun sa mid eh, diba? Bibid ka ang Pelactris sa may Uggs.
Tapos kawawa na yung mga... Tanod na. Tanod na eh. Pero 11 minutes, di yun nga. Sobrang passive ng game natin dito. Ha? 2-2. Uh-huh. Puro Parma yung nangyari dito. Pero mayaman naman yung side dito ng bleed. So tingin mo, dapat ba na may pag-Parma dito yun yun? Sila ba lamang na late game? Feel mo? Actually, dahil nga, nakaka-free sila dito. Pero may Koto. Ay, delikado pa din yung Kuka. One more right click. Siniwa mga kaibigan again. Parang nag-fruit ninja siya dito. And Castaway though, malayo yung TP niya to punish DJ. Pero si Ken nagpa-cool down lang kasi ng skill. Unless meron siyang dust of appearance. Pero kasi Envy rito, he needs dust. If gusto niya i-perso hero such as Bounty Hunter and Weaver. So TP away na lang siya. Micro lang din habang pinipressure yung tier 1 tower. And I guess it's safe to see mo, basag na to. Oh, basag. Nila Ken, Bombin, and Castaway. Unless ma-deny ni Masaros, the timing! Masaros nga! Masaros! Masaros, na-deny niya nga, no? Na-deny. So the timing is there. Pero kahit paano nakakabawi-bawi yung side ng Neon dito dahil lugi nga sila in terms of farm. Pero Luna, ito ha. Ngayon maganda naman kay Luna. Dahil nga sa power of Moon Glaive niya, eh makakabol naman siya kahit paano. And saan nakikita mo dito yung combo ng Infest para masulat nila? Kay Weaver. Wala, no? Kay Weaver lang. Kay Weaver lang. Parang wala yung ano surprise factor niyo na boom! Susulpot yung isang LS with the Infest bomb combo. Wala, parang yung Infest dito, ano na lang eh. Pang takas na lang. Oh. Hindi siya pang... O pwede rin naman kung teamfight. Alam mo yun, kung nag-smoke kayo, si Weaver naman pwede mag-front in yan eh. Kasi ma, he could just sini-timelapse. Dahil wala mong... Pinaka-hardest able na lang is yung... Maano ka dyan eh. Ma-arena into spirit game. May mail nga binuo niya rito. Ano, and siya... earn lang. Hold lang sa earn. Oo. Casual earn lang siya rito. Off dust. So, Mr. DJ... May barko? Mabibigyan sila dito. Nabab sila ng barko, ha? And Castaway pa yung masasaktan mga sir. Kaya jubated. Jubated sila. Look at the torrent. It's perfect for the, Mr. Mikoto. Trackhold yun. Chucky, mga kaibigan. Ano yung problema? Trackhold yun. Trackhold pa nga yung nangyari dun. Gusto nilang, gigil sila kay Mr. DJ, eh, no? Gusto nilang, kala nila, pre-foods na, eh. Hindi nila alam. Si Mikoto, nandun lang din sa punuan. Agad din ang objective. Walang din ay naman nangyayari dito for Bombi. So still, stable sa 4K Sir Jules. Tama ba nga nakita ng item? What? LS going for Mjolnir. So, double Maelstrom type sila dito. May Maelstrom yung ano, yung Masaros. Glipnir kasi kay Masaros naman eh. Sabagay. So, pero, ang Mjolnir kasi wala siyang damage eh. At aasa ka lang sa proc eh. Sa proc. Ayun, ang kaltok ni DJ, di kalimot. Ayun yung Kuka. Eh wala. Ginawa mo na to kanina, ulitin mo pa. Fool me once, shame on you. Pero kanina kasi nakuha niya, ngayon nakuha niya ulit. Pero this time patay na siya. This time patay na nga siya. Another kill nga rito side ng Bleed Esports. Hindi sila makalabas oh. Ginaganyan nito lang sila ng Jhin, no? Binubulas lang sila ng alaga. Pag pinunta nila yung Jhin, tatakbo lang. Wala silang pangkatsi eh. Si Boy, si Ken lang yung pinaka parang mag-initiate dapat eh. Hindi pa sure kasi yung Astral kailangan matamaan. So talagang si dito nga si Jackie sa kanyang itemization. Hindi rin minamassage no? Sige, kumulit ka kay LS. Pre-kamot sa likod. Ang kulit ka yung build ni Jackie oh. High level 1 lang yung piece. So yung si Deward naman na to for Castaway. Nakita ko yung post ng Neon Esports. Si Castaway nakaubad lang yung Glalaro no? Eh, baka... Hindi lang, ubod talaga literal. Nung tinalo nila yung ano, yung Aurora, ubod lang siya. Tanggal t-shirt, casual lang. Baka nainitan. Baka nainitan. Nainit yung laban eh. Ito, nainita ako eh. Sabagay yung laban. Pero eto, mainit yung kakaganapan sa top lane, Bobby. Before na matay, at least ako mag-blast off. Pero may time loss ka si Masaros. Unless si Mikoto na lang yung mahiwa dito nga ni Ken. And here comes Calvary. Para sa kupunan na Neon Esports, God's Rebuke, good though. And look at that Eclipse, that Spear! Actually, kumunek pa together with the Aether Remnant! How about that combo? And look at this TP of Castaway. Makakaalis naman at least yung Chen, pero Jackie, nowhere to go.
but to TP away yung armlet and no chance to cancel that. Hindi na naman magandang trade by bleed dito. Laging isin mo, support lang yung gusto nilang patayin, pero hirap na hirap sila makapata. And yung spear nga, Jay, grabe naman yun. Grabe! Yung tutok ng Aether Realm, ang layo na sa katotohanan eh. Pero yung spear yung nagpaganda dun. Kumbaga, nandito yung Aether Realm, nandito yung Aether Realm na, ito yung hero. Ito yung hero, sinibat dun, diba? Grabe naman yun. Parang in-skewer sa Requiem, ganun yung nangyari, no? Uy, sumusolo, Phil! Bomb kasi yan. Bomb eye. Bombay. Si Bomberman na lang. Matatawag na siyang Bomberman. Grabe naman yun, solo kill. Grabe. Yun ang yaman dito. Yun, para silang mayaman dito ng chain. Pero na solo kill nga. Dragon Lance, in-item ni Masaros, going for next item, BKB. Okay. Alright. Pero parang hirap pa rin talaga to sa side ng Bleed eh. Ang ano pa rin nung drag pa sila rito, Jay, eh. Hindi mo alam kung saan patungo. Hindi mo alam kung ano yung... Kung anong kahihinatnan, di ba? Oh, kung baga, whatever, it is what it is. Kasi, saan yun, ang dali eh. Timing ng dagger, BKB ni Mars, BKB ni Luna. Oo. Okay na yun. Ano na sila? Pwede sa magsama-sama. Sa Bleed, hindi mo alam kung ano yung timing eh. Kailangan ba mayaman lahat yung core nila? Three core ba, Weaver? Mayaman din, LS, ganun din ba? Yung mid-game strength pa naman yung kailangan nilang asahan dito, you know? Pop, cast away. Yun kasi parang titingnan mo, kung hindi papasok yung combo ng Uka, it takes time for them na makapatay talaga, diba? Unlike dito sa Neon, one good arena, tapos Eclipse pa rin, diba? Oh, yun lang nakita. Kailan mo, Masa Rose. May time-lapse. Paano discard dito ni Kenti Simulate? Pero, wala, ano eh, you can run but you can't hide. Pero walang... Buti na pag TP, walang cancel support niyo. Muntik na. May Glendir na ba? Na, hindi. Muntik na matira ng windwalk ni DJ, pero DJ. Na Aether Realm na tata siya dun eh, last second. And pwede mag-raw siya dito yung bleed, ha? Pwede na lang gamitin tong opportunity nito. Eh, speaking, mukhang yun na nga papunta. So, sasamantalay nila to, guys. Aegis will be secured. Look at Neon. Luna is very far away. Wala, di sila... Wanted to contest. Di sila ready. Tsaka hindi nila alam. Hindi mo rin naman na-expect yung lineup dito ng Bleed. Hindi naman pang Roshan eh. Diba? Sumakto lang din. May Bloods na ata. Si Chin. Hindi, wala. Pa-Bloods pa lang. So, first Roshan natin. Mapupunta dito sa side ng Bleed Esports. Mababasa 2K yun lamang ha. Aegis advantage though. And Aghanims will be completed para kay Miko. To 300 gold away. Si Mars parang ang hirap ng JJ ngayon. Oo nga no. Sobrang Bloods lang item niya. Pero si Chen kasi, kung problema dito, mas maabutan na din siya no. Pero Mr. DJ... Naka po. Alis naman na si Mr. DJ dito. Ayun na, dalawa pa. Alam nila eh. Dinas na nira para sure gold dead. So, DJ, siya lang naman ang hinahangad-hangad dito lagi always ng Neon, ano? Ayun. Alive of Abyss, Bounty Hunter. Ikot-ikot. Ikot-ikot lang. Alam mo pero na, nasa tarima siya doon. Dinayo siya ng Neon, no? Hindi, buti ka mo. Siya'y namatay, hindi core. Pwede na rin. Siya'y sumalunong gang. True. So, Ags, I'm expecting DJ once mabuhay siya dito, baka alam mo yun, tumesting ng team. Ako damay pa nga ata si Polo. Yun lang. Yun ang masaklap doon, Julius. So, si Bomberman ang makakapitas dito, ano? Ah, may vision kasi, ayun o. Luna nagamit niya na ba yung BKB niya kanina? Hindi pa, no? Fresh BKB to, ha? Fresh pa yan. So, confident mga kaibigan na sila pa. Ang umariba yaman na Luna, dito, Jay? Yep. Okay, for Butterfly na yan, na Sir Jules. Nag-ano ba siya? M.O.M.? M.O.M., Dragonlance, BKB. So, pwede niya na ni Butterfly, next. Diba? Tanggalin niya na yung ano. Lumipak na siya. Pwede, pwede naman. Sir DJ? Mas will cast away, he needs to respect the TP. Hindi pwedeng umasim. Mikoto on his back. Ito na si Jackie, showing himself. Vladimir's completed for Chen. Kaya mag-take nila kahit top lane, Sir Jules. Masulit yung Aegis, no? Ako nga, checker ako doon sa blacklist kung ano na nagaganap. Nagaganap doon? Skill start pa lang nila. Si, siyempre. Uy, nagamit na yung barko, Julius, ha? Julius! Lamang ng geek pump? Julius! Lamang ng geek pump? Checking lang. Checking lang. Checking lang.
Huwag na yan, okay na yan. Ano naman ito eh. Oo, hindi yung ano, blacklist ko. Checking ko lang kayo, no? Lamang yung ano, a geek. A geek, geek? Always a geek. Basta ako, okay na ako dito. Ayoko doon talaga mag-gas doon. Bakit? Batayan mo doon. Batayan mo doon. Ako nga, gusto ko doon. Bago na, ikaw, papalit ka kaya, no? Hindi yan, gusto mo, dalawa kayo ni JBTV. Geeks. Pwede naman. Diba? Ayun, ayan. Swap muna na. Dun, ma-action eh. Dito, ito. Ito pa lang siguro. Ma-action, pati comment dun eh. Ayun lang. Gusto ko yung chill lang, pero ito yung arena. He messed up though. Clamp near gagamitin. Pagkakataon to counter punch. Time there's the eclipse. Look at the backlines though. CDR trying to manfight Jackie, pero na-realize si Jackie ang kate ng buwan, mga kaibigan ni Juan Carlos. Aegis has been dropped, pero naka-ready ng Aether Remnant. Heroes gonna fall. That's Mr. DJ and Jack-Jack, mga kaibigan. Lista mo na rin ata si Mikoto. Baka tito, Mikoto eh. Uy, may mamatay ba? Uy, paso lang, tinarget nila dito yung spear. Sayang ha, pa kay Mikoto na lang sana. Pero kaya naman, nandun yung body block. Patay pa rin naman. Yep. And that's a 3-4 nothing exchange. If you make it 4, since may Aegis ka halat ng Jack-Jack. Neon is the world, ano, Mr. Worldwide. Neon is the seat. Neon is the new clutch gamers. Neon is the seat nga rito. Nakipag-man fight si Ellis. At tapang din naman niya eh. May given dahil may Aegis dito si Ellis. Pero hindi sila fully, ano dun. Nagulo kasi dito eh, di ba? Dito oh. Nag-upisa eh. Naharakan si Masaros dito. Ay, si, tama, si Masaros. Ginoo siya. Din yung Ellis, solo lang nandun. Eh, problema si Jackie doon, nasa ilalim ng puting buwan eh. Kumbaga, kinain niya ba naman yung eclipse doon para ni ano? Nino? Ni Luna? Ni CDR? King, no? Oh, CDR yan. CDR, and again, ito, isa pa ito magiging annoying si Ken dahil against na siya rito yep. Yung backline. Pero susubukan ni Mikoto si Ken, alalahanin mo, Pinoy yan. Dissimulate, madulas yan, pero nandiyan si Mr. DJ. Where si Jackie, aabutan kaya, TP away, where's the cancel? There's the glyph deer. Sakto yung dating ni Maseros. Told you. At the end of the day, Pinoy pa din si Ken. Yun naman yung isipin mo dyan. Pinoy pa rin si? Si Ken. Si Ken. Pinoy pa rin naman siya. Kumano pa rin. Nandun pa rin sa DNA ang turok nung yeah. Nung oh. Bakuna. Mr. DJ? Mr. DJ. Pinoy din, si Mr. DJ. Mr. DJ? Hindi, nauli niya. Nauli niya si yan eh. Pero ito ang nauli. Ay, tatamaan ba? Pinoy din si JJ ata. Nakupula, oh, baka malas. Kaya si JJ ang madulas na Pinoy. Hindi wala tumamang Torrent Storm. Malas. Napaka malas naman grabe eh. Grabe tinasalan talaga ni, ano, ni JJ, no? Isipin mo ang dami nun. Oh. May kasama pang alin, prayers, no? Inano eh, inanunig isam eh. Hindi tinamaan. Swerte. Or malas lang si talaga si ano rito, Mikoto. Sabi kasi ni Guy, subukan mong gumalaw. Palad mo ba yun? Oo. Subukan mong gumalaw. Oo, oh, gumalaw. Abuti ka. Kahit daliri lang. Inaabot nga dun, hindi pa namatay. Yup. Hindi, umpisa pa lang naman sinabi natin, Jay. Wala talagang hard disable itong side ng lead. Kaya ano mo yun, ang hirap din, Mango. Kaya bonus na lang din yung yung like yung Glipner nga dito ng Weaver, di ba? Pero late game kasi yung kate eh. Yung Weaver, pwede talaga siyang umano dito eh, no? Paging core, oo, paging tama. Core talaga. Pero ang tanong kasi, Jay, yes, dalawa kay right click. Mm-hmm. Wala namang tatanggi sa inyo. Compared dito sa Neo na may Mars, BKB na rin si ano rito. Nuna niya yung BKB kesa sa Dagger. Si JG. So, 7-12. Patas yung laban natin. Pero, in terms of network, ahead ng one item, yung Luna ni CDR against Jackie's Lifestealer. Anong item kaya yun? Witchblade pa rin si ano, si sino? Witchblade? Witchblade tuloy Witch Doctor. Si ano, si Void Spirit? Anong buwin? Yung upgrade. Na Witchblade? Parasma? Sure ka? Nandun eh. May mystic stop ka nakita? O wala? Tingnan natin. Pag wala mystic stop, hindi Parasma yun. Oh. Hindi Parasma yun. Baka ano? Ano yun? Baka may Slayer. Baka. Taka ako sa iyo eh. Bilis kasi nung ano eh, lipat eh. Witchblade eh. Hindi na may Witchblade dyan eh. $16,500? In favor of?
Nakputi na lang talaga ako nag-cast dyan. Si dyan eh. Damay dyan eh. Dito sa mga niyon, walang ano dito eh. Mga fanbase neto, okay lang eh. Oo, naku. Diba, pag natalo yung team, sisisihin ka. Bakit dyan? Manabahiro. Eh. Uy! Panis, yung sinasabi natin di pinipick, pinick okay. Ng geek pa. Ikaw lang eh. Ako nagsasuggest niyan sa nakagamitin yun. Sabi, problema kasi walang gumagamit. Yun nga, walang gumagamit. O, tingnan mo, di ba? Sabi ko nga si Advance ako, parang yung meta ko, Advance. Hindi na. Tatalo kita lagi sa drop eh. Hindi na, para talunin. Palos. Sabi ko nga sa'yo, pang laro ka, kunin mo nga akong as analyst, as coach. Kasi nakikita ko yung mga bagay-bagay kahit pa paano. Hindi na. Iba yung nakikita mo. Ano yun nila? Ah, Gabi, Enigma pala to. Pero game na tayo, guys. Ayan, back to the ball game. Back to the ball game. Saan mapupunta yung mga tropahan kasi? Eh, syempre, 1x bet. Diba? Mag-fame lang sa Koenig page. Up to 6,000 PHP ang ating welcome bonus. Welcome yan. Basta gamitin ang aming promo code na Koenig, all caps po yan. Message lang kayo. Koenig page. Koenig page, mga kaibigan. Buti pa dito sa atin. Relax lang, chill. Diba? Doon mainit ata. Doon ha. Ayoko pa naman ng kagigising ko pa. Alam mo, wala pa yung... Yung energy mo nasa ano pa lang eh. Kailangan. Ano? Kailangan alam mo may pampabuelo ba? Parang makina. Black coffee lang yan. Papainit ka. Kaya black coffee, papainit ka muna. That black coffee lang pero post na naman tayo mukhang nagla-laggers itong side ng bleed. Butterfly almost completed na para kay Lula. Kailangan talaga ng MKB dito. MKB talaga na, no? For Ellis. Ang weird kasi ng binungo niyan eh. Ni Ellis? Ewan ko bakit Mjolnir. Wala kasi damage yan eh. Kasi nga, attack mo, sabi, lang. Ah, okay, Mjolnir ka, hindi ako magmamanda. Eh, sabi ni, ano, ni Luna. Luna. Hindi ako magmamanda. Mjolnir, Mjolnir. Mjolnir ka. Ano, mabilis niya mamatayin lang the illusion ko, wala kwenta. Maganda ba sa Mjolnir? Siyempre, pwede ka magkabit ng lightning sa sarili kabit mo. Kabit yan. Oh, siyempre, kung nakipag-1v1 ka, nagpo-proc ng grabihan double yan. Proc yun. Pero in terms of damage kasi, wala talagang damage ang Mjolnir, guys. Aasa ka doon sa proc ng lightning. Pero yung attack speed, masarap. Lalo kung may ka sa mga... Solid. Kung may ka sa mga attack speed na ano, na heroes. Pero ito, Jackie, going for BKBJ, so hindi muna siya mag-MKB. Oo. Buti nga ngayon, laking bagay, like yung magic spell nyo, hindi na nonsense sa BKB. Kahit pa paano, may... may damage abit na. Abit konti bagya ng pupasok. Yes. Na magic damage. Safe na safe. So second rush natin, lalabas na nga rito ng ilang segundo. Pwede pa naman ma-extend yan, depende sa rush time. Pero mga ano to, 20 seconds, 30. Okay, shoutout kay Aloysius. Uy, ha? Max pa nga. Sipag ni Aloysius, nag-comment sa YouTube. Si Jin, Aloy, sis. Aloysius. 29 minutes. Sizes. Tagal? Tagal ng Roshan, Jay? Trip Mac sa God. Sinagad, no? Tagal. Hindi, maganda yun. Ibig sabihin, hindi po mabursa ni Neon kasi lamangin ni Neon ganyan eh. Totoo. Butterfly loon eh. Kaso lang, Mr. DJ. Mr. Dreamboy. Mr. Dreamboy yun. Mr. DJ. Sabi ko naman sa'yo, di bagay sa'yo yan eh. Huwag ka maganya, Mr. DJ. Mga Rubik. Kaya, mga playmaker, no? Playmaker lang ito. Playmaker. Wala. Ito game na, sabi mo natin, game number one. Neon na to. Neon talaga. Kaya ito na mangyari. Standard eh. Yung line... May wyvern sila dito eh, like... Hindi, yung drop kasi dito ng bleed, pang snowball. Pag hindi nag-snowball eh, nahuli naman nila kahit papano si JJ. Kaso Pinoy si JJ. Wala. Siya kay Pinoy na mailap. Mailap. Mailap yan eh. May pag-up palos. Pero BKB eh. Completed para kay Ellis. Double BKB siya rito, Jay. May rage, may BKB. So ayaw niyang... Ah, may ano kasi, Uggs kasi si Boyd eh. May silence. Pwede siyang, ano mo yun, hindi siya pwedeng mabigla siya. And kaso, wait din dito, kita mo naman, di biro. Grabe naman. Naka-Crimson Guard, Solar Crest na din yan. Ay, hasib? Ah, Solar Crest yung Crimson Guard. Pambira, hindi rin natin nakikita kadalas yun kasi more on physical nga naman dito yung blade. Ideal. Oh, Eclipse? Eclipse? Uy, sinalo! Tapang Chucky, mga kaibigan. Pero Rich BKB kasi yan. Pero may X-Mark. Abot kaya. Patatagalin buti na lang. Hindi abot. Medyo matagal-tagal pa yung BKB. Matagal yung BKB. Fresh. And si Bomi na lang daw ang magsasabi. 8 seconds yun eh. Kasi first usage ng BKB niya. Doon pa sa teamfight kanina sa top eh. And hindi rin prepared talaga yung Annie yun. Doon wala yung Boyd, wala yung Mars.
And yung Mars kasi, ginamit din yung arena BKB. So, alam mo yun, mas pipili mo. Sayang lang kasi, alam mo yun, pagkakataon sana for Blita to take Roshan. Kaso nga. Kaso, eh, sinagad ni Cox. Eh, ni Cox. Wala pala si Cox dito. Wala si Cox. Sabila si Cox. Sabila pa pala si Cox. Sinagad yung 3 minutes eh. So, ito nag... 5 months so dito yung bleed. Pero kita naman natin, diba? Nalalaban. Palag-palag. Yep. Track. Ken. Isa no OP yata to. Aray-aray. Nag- dissimulate. Lucent B, mandun yung help at least kahit papano for CDR. Pero pushing forward si Masaros. Confidence since meron pa siya time walang lock. Walang BKB to. But there's the combination. Wala nga siyang BKB and doesn't have light steal. Hindi naman niya. It's gonna be Luna. Just to save Ken na si Ken. Badulas. Kumbaga problema na ni Ken yun pag namatay siya dun eh. Hindi siya yung tipo na dapat magsisave dun par. And now, pwede nang itake yung Roshan. Ha? All of a sudden. Ano niyagawa ng Neon, Jay? Hindi ko sure. What? May patakas naman si Ken, hindi niya kailangan mag-front dito without making. At saka, kasalanan na ni Ken yung pag namatay siya doon, si Luna, hindi niya pwede i-throw yung bodies niya. Pwede si Tekis pa or... Oh, kahit sino, wag lang si Luna. Pero, grabe yung pag-approach. Pwede si Luna kung may BKB siya doon, sige, pabigay natin. Oo. Eh, wala pa siyang BKB. Dahil naman kinuha nga ni Mikoto pagkakita. Siya agad eh. Kinombo agad kasi alam nila na wala pang BKB. Oh, never. A disaster for Neon. Lamang na sila. Eh, yun kung... yung medyo kulang pa, no, Marlin? Yung polish na ganun. Yan, yung... Solid na eh. Pag-close, laging yun yung kailangan iwasan last time nga, di ba? Nawawala sila sa linya eh. Kumbaga straight line tayo. May lumili ko eh. Imbis na pa ganun. Imbis pa ganun. Gumanun. Pa ganun eh. Pero okay lang. Ano naman yung tinatawag na pampatagal ng teleserye. Pinapaganda ang palabas, Julius. Yup, pero Jem, bumili na dito inside ng Neon. Gusto nung sumakop sana na mapa, pero that, yung Roshan kasi, ano to, mabibigyan ng breathing space pabigla, yung bleed. Uh-huh. At, lalo, isipin mo, Jayak, killable siya doon, with butterfly pa yun. What more pag may MKB na? So, Ken, this time, sabi ni Luna, bahala ka na. Mamatay ka, pero sa likod, sila cast away. Parang nagkalat-kalot na all of a sudden yung Mia. Kaso may jump in sa likod, si Ken. Bumalik, mga sir. Nakatakas pa rin naman, but there's the X mark onto Luna. Tatama, Luna with a turret, mapag-react pa kaya. CDR delikado, Eclipse gagamitin, pero BKB reach to. Para kay Jackie Hintz, try to man fight, pero nalulusaw, Sir Jules. To now, tanggal yung Aegis of the Immortal, and look at me, Goto is dying. Classic Southeast Asian team fight. Back and forth mga kaibigan, choke after choke, and Jackie, even with the BKB, physical tatagos, double kill for CDR, Neon Esports susuntok. Sumobra naman. Kanina kasi hindi lang prepared din yun, ngayon kasi, ano na yun eh. At least, kompleto na, may BKB, may Eclipse, may Arena, lahat. Lahat. Kita natin yung difference, uh-huh. Na may BKB sa wala, di ba? So, 3 heroes doon nga dito sa side ng Blade. Kabusta naman sa kabila, mukhang tagilid ang Vapor Hub. Tagalit ang Vapor Up ng Blacklist, ha? Uy, tagalit nga. Tagalit. So, eto na yung site ng Neon Esports. The New Kids on the Block. I'll name it. The New Kids on the Block, mga kaibigan. Ready. Sila naman daw. Sila naman. And kami naman po. And without buyback, mukhang basag to. Uh-huh. For sure. At nakuha na yung banda rito, banda dun. Panigurado yan. Lasma sa dasma, pabandang uli yung Aegis na naman, no? Aegis disadvantage. Disadvantage talaga yun. Di, pwede na silang magdire-direcho. Segway kung sakali sa may top lane, fake back pa to, Sir Jules. Dice Arena! That's a fake back! The Grabe place coming from Neon Esports! GG? What? Fake back, mga sir. Hindi lang sa fake back, double spear yun with Arena. Correct! Finish ball! Sinama yung fishball at kickyam sa iisang stick. Anong tawag doon? Ayun ang tinatawag na magbayad ka ay manong. Hoy, Ken? Masakit yan, Ken. Hindi yan, Pinoy yan eh. Pinoy ba yan? Aba! Pero anong gagawin nila? Paano alam nila na ni Ken yan? Paano nila pipigilan itong Luna na lock item na? How di Carabao? Look at the jump! Our Pinoy is doing it nga dito. Another eclipse. Buwan ni JK Lavaho. Pero delikado ang Jackie dito. Full RTC mode. Pero hindi siya si Arthur. Takaya pag 1v5 sa Life Stealer. At least good for 1 or good for 2. Pero wala siyang buyback. I guess meron. Meron.
Pero basag na, Sir Jules eh. Buti na lang, meron pang tier 2 tower sa may bottom lane. That's why hindi pa makapakayap pang mega creeps. Pero Luna still alive. He doesn't have life still. Needs to be careful. Wala pa siyang satanic dito. Uy, nag-buyback ni Mars. Opya. Siyata nila umasim dito. Pero sabi nung Mars, okay, pwede na ako mag-buyback. May ano ah, amplify damage dito sa left side. Ba, ang sabagay, baka kasi biglang lumaban. Kaya nag-buyback si JG. Pero parang ano na yun, napaboy na rin siya eh. Parang sayang ata yung buyback din ni JG. Pero okay lang. Tamo naman yun ng dalawang set of racks dahil sa kanya. Done, dahil din sa kanya, syempre yung fake back nga na Arena Spear doon sa dalawang hero. Feeling ko shot ko nila doon, guys, back na ako. Basig natin yung medians. Anong back? Sabi ni JG. Ito. Tutukan! Boom! Nung ito, nakita nila, pinagka-cancel yung TP. Press H. Tinutpick eh. Tama ko muna ng Tormentor, cast away nga. Ah, makakuha ng shard. Ah, ganim shard dito. So, Hurricane Pike upgrade na, no? Since melee, sabi ko sa'yo, LS kung ka. Pag ganyan hero ni Mr. DJ, wala eh. Pero, tama naman ako na siya gagamit niya. Oo, oh, tama ka doon. Ayoko lang talaga. Pero kasi pinalo ka pa ng Wyber. Ba't naman Wyber? Eh, sayang yung Infest Bomb combo nila dyan. Wala pa. Hindi, yung Wyber pick, awit to. Hindi, Master Roast. Master Roast. Outrap to, tingin ko. Semi-outrap. Kung hindi Wyber to, Jay, kung pumix sila like standard offlane lang. Standard lang. Sabi nga, usapan pa lang natin ng drop pa lang. Standard lang. Standard lang. Wala nang fancy, ano. Fancy macaroni. Kung gig to, maintindihan ko. Oo, oh, yun. Kasi, ano nila yun eh? 40. Na-establish na nila yung ganung ano eh. 40 nila yun. Ganun talaga sila. Yun talaga yung playstyle nila. Pero Blade kasi, parang they trying to, ano eh, mag-try ng kakaiba. Kaso nga lang, hindi fit. So Julius, eto na yung last hurrah kung sakali. Yep. Rock is there for Luna. Without Aegis to, mga sira. Pinagay sila ng Agos, pero Jackie. Naku, double amplify yan. Pumasok si Ken. And how will you stop this? Mega Creeps incoming and bounce by Bugoy. Eto na yung banda rito, banda ron. And how about that Seraph? Chichi getting it done, mga kaibigan. And Jackie will fall. He doesn't have buyback. Walang buyback. Mukhang GG. Maghahabol, mga kaibigan. Hindi pa naman nila tinatawagan si Jack. Jack is not calling yet. Pero anytime soon, pwede na. The throne will be exposed. So they will do it the hard way. Kung ayaw nyo to map out, tatapusin na lang namin. Gigilitan, mga kaibigan, ng Neon Esports. Pero yung ano, hindi gumagalaw yung Luna kanina. Isang bagsak, walang tuka. Dalawang bagsak, walang tuka. Pero nag-call na si... At ayan na, sinuko na, mga kaibigan. Nag-call na si Mr. Nahinog. Nahinog. Nag-call na si Mr. DJ. Nag-call na si Mr. DJ. I'm done. Ayoko na ito. Neon Esports is the new clutch gamers na talaga. The new kids. Hindi pa tapos. On the block. Gaman pala. Pero yun nga, the new kids on the block. Sabagay. Hindi, outdrop. Ako, for me, outdrop. Sobrang outdrop tong game na, bro. Uy! It's a day-day. It's a day-day ba? Siyempre, it's a day-day. It's another day, it's another day. It's another day, another life. 6-0 na ako sa... Day and night. Sa day and night. Day and night. But hindi mo na lang yun ang tayaan mo talaga, no? Hindi na lang. Swerte ako pag di ko mali. Tingin mo, sino ang ating MVP? Kung may MVP tayo, sa side ng Neon, feel ko... JD ba? Hindi na. Tingnan natin. Sino ba ang ating JG? Hindi mo ay JG man yan. 2 kills, 2 deaths lang. Isipin pero ko, the setup na nagdadala ni JG turning point sa mga crucial turning fights. Point. Turning point yun sa video fake back na yun. Grabe. And props din kay CDR. Pare, ansang sobrang... One true carry. One true carry.